Sama-sama po tayo manalangin. Banal naming amang Diyos na puno ng biyaya at pag-ibig, maraming salamat po na dahil sa mga ito, kami ay naligtas at nagdala sa amin upang ipamuhay ang natitira naming buhay sa iglesia, ang banal na katawan ng Panginoon. Panginoon, kami ay nakatakas mula sa sanlibutan at ngayon ay nabubuhay kami sa iglesia, ang katawan ng Panginoon. At namumuhay ng mahalagang buhay na tinutupad ang iyong kalooban at ipinahayag ang iyong ebanghelyo. Habang kami ay nabubuhay sa iglesia na siyang katawan ng Panginoon, pakiusap, tulungan at gabayan mo kami na matutunan sa pamagitan ng salita kung gaano kahalaga ang iglesyang ito, anong relasyon ko sa iglesia at ano at paano ako dapat kumilos para sa iglesia. Alam namin na ang iglesia ay isang lugar upang magturo at matuto ng salita ng Diyos. Panginoon, pakiusap, tulungan mo kami upang malinaw naming maunawaan na ang iglesia ay hindi lamang isang lugar upang magturo at matuto, kundi isang lugar din kung saan ang lahat ng tumatanggap ng mga aral at sumusunod at isinasagawa ang salita at mga utos ng Diyos. Lubos kaming umaasa at tumihiling sa iyo na gisingin at gabayan kaming lahat upang ang mga bakas ng Panginoon ay maipakita sa aming mga buhay at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay maipahayag. Ipinangako mo na pagpapalain kami ng Diyos sa lahat ng aming mga buhay na sumusunod sa salita ng Panginoon. Pakiusap, gabayan at pangunahan mo po kaming lahat upang makapamuhay kami ng isang mahalagang buhay ng mga biyaya sa iglesia na siyang katawan ng Panginoon sa pamagitan ni Hesukristo. Naghahanda po kami para sa fall retreat, pakiusap, paintulutan mo po nawa ang Espiritu Santo na kumilos sa retreat na ito upang maraming nawawalang kaluluwa ang maligtas at pakiusap. Gabayan at tulungan mo kaming hindi mapagod ang lahat ng mga kamay na naghahanda at nagsusumikap para sa gawain ito. Gayun din si Reverend Johan Ring at ang kanyang mga kasama na nasa isang mission trip sa Mongolia sa oras na ito. Naway pangunahan at gabayan ng Panginoon ang mission team upang matapos nila ang lahat ng kanilang mga schedule ng may biyaya at makabalik ng maayos. Pakiusap, Panginoon, samahan mo ang lahat ng lumahok sa misyon ng may mas mahalagang pag-ibig at biyaya. At pakiusap, proteksyonan at gabayan mo po ang lahat ng hindi makakasama sa oras na ito upang hindi nila makalimutan ang biyaya at pag-ibig ng Panginoon kahit saan man sila naroon. Ako ay umaasa sa mabubuting kamay ng Panginoon para sa lahat ng bagay at humihiling nito. Ito ay idinadalangin namin sa pangalan ni Hesukristo na nagligtas at tumutulong sa amin na mabuhay sa iglesia na siyang katawan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Hanapin po natin ang 1 Timoteo chapter 3. 1 Timoteo chapter 3, verse 14 hanggang 16. Kung nahanap na po ang mga salita sa 1 Timoteo chapter 3 verse 14 hanggang 16, basahin po natin ito ng sabay-sabay. Ang mga bagay na ito ay aking isinusulat sa iyo na umaasang makakarating sa iyo sa madaling panahon. Ngunit kung ako'y maantala ay maari mong malaman kung ano ang dapat ugaliin ng bawat tao sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay, ang haligi at suhay ng katotohanan. Walang pag-aalinlangan, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Siyang nahayag sa laman, pinatunayang matuwid sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanlibutan, tinanggap sa itaas na sa kaluwalhatian. September na po ngayon, ang panahon ay mas lumalamig na. Habang nakikinig ako sa awit ng choir, labis na naantig ang aking puso na kailangan kong aliwin yung aking sarili, ngunit hindi ko alam kung paano ito gawin. Sa totoo lang, gusto ko pong pakinggan ito muli. Ang choir ay umawit ng isang himno tungkol sa krus ni Hesukristo. Hindi ba't ang iglesia ang katawan ni Jesus na siyang ulo nito? Kung tayo ngayon ay
o kung tayo ngayon ay naligtas at nabubuhay sa iglesia, ngunit hindi natin alam kung anong klaseng lugar ito, yung ating pananampalataya at paniniwala ay hindi lalago ng maayos. Sa tingin ko po, isa sa mga bagay na madalas nating hindi napapansin habang nabubuhay sa iglesia ay ito mismo. Gayunpaman, kapag naharap tayo sa mga kahirapan sa buhay o nakakaranas ng mga bagay na hindi natin kayang gawin sa ating sariling kakayahan, madalas tayong nakakatanggap ng tulong mula sa iglesia. Doon natin napagtatanto kung gaano kahalaga ang iglesia. Iyan po ang dahilan kung bakit sa talata ngayon sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, "Ako'y darating sa iyo sa lalong madaling panahon." Ngunit ang dahilan kung bakit sinulat ko ang liham na ito ay kung ako'y maantala, sinusulat ko ito sa iyo, Timoteo, upang malaman mo kung ano ang dapat mong ugaliin sa bahay ng Diyos. Kaya dun sa verse 15, sinasabi nito, "Kung ako'y maantala, ngunit kung ako'y maantala." Maari mong malaman kung ano ang dapat ugaliin ng bawat tao sa bahay ng Diyos. Isinulat niya ang liham na ito para sa layuning ito. Kaya ang paksa natin ngayon ay kung ano ang dapat ugaliin sa bahay ng Diyos. Pag-aralan po natin ang paksang ito. Sinabi niya na ang bahay ng Diyos ay ang iglesia. Pag-isipan natin ng mas malalim ang bahay ng Diyos at ano po ang tingin ninyo sa bahay ng Diyos, ang iglesia? Paano ninyo ba iniisip ang iglesia sa ngayon? At ang pangatlo ay paano ka kumikilos sa bahay ng Diyos? Ibabahagi ko po ang tatlong ito hanggang may oras. Ngunit, kung ako'y maantala, ay maari mong malaman kung ano ang dapat ugaliin ng bawat tao sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos o iglesia ng Diyos na buhay, ang haligi at suhay ng katotohanan. Iglesia, ang orihinal na wika ng tinawag natin o tinatawag natin ngayon na iglesia. Pamilyar po kayo sa salitang ito, hindi po ba? Ang iglesia ay may kahulugan na isang natatanging grupo, isang piniling grupo. Ang verse na nagpapahayag ng iglesia na ito ay napaka-eksakto sa 1 Korinto chapter 1 verse 2. 1 Korinto chapter 1 verse 2, sabi, "Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto." Hindi po ito iglesia ng mga tao. Iglesia ng Diyos. Kung tayo ay gagawing banal, ito ay kay Kristo Jesus. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus. Mga tinawag na banal kasama ng lahat na sa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo na kanila at ating Panginoon. Ang talatang ito ay pinahayag ng ganito. Kaya sa mga salitang ito, ang kahulugan ng iglesia ay isang tao ay hindi maaring maging iglesia. Sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal kasama ng lahat na sa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Gaya ng nakikita rin natin sa Efeso, sa mga banal na nasa Efeso, at sa mga mananampalataya kay Kristo Jesus. Ito ay nabanggit in plural form. Sa Mateo 18:20, sinabi ito ni Jesus, "Sapagkat kung saan nagkakatipon ng dalawa o tatlo, sa aking pangalan ay naroon ako sa gitna nila." Kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan, iyan yung iglesia. Ang isang tao ay hindi maaring maging iglesia. Ang iglesia ay kung saan ang dalawa o tatlong tao na tumatawag sa pangalan ng Panginoon at kasama ang Panginoon. Ang ulo ng iglesia na iyon ay nagsabi, "Ako ay makakasama nila." Si Jesus ang ulo ng iglesia. Nung si Jesus ay nasa lupa pa, bago siya namatay at muling nabuhay, sinabi niya ito. Sa Mateo chapter 8 verse 20, sinabi ni Jesus sa kanya,
May mga lungga ang mga asong gubat at ang mga ibon sa impapawid ay may mga pugad, ngunit ang anak ng tao ay walang mapagpapahingahan ng kanyang ulo. Ang ulo ay dapat nakakabit sa katawan, ngunit noong si Jesus ay nasa mundo, ang katawan ni Jesus na siyang iglesia ay hindi pa natutupad. Kaya pagkatapos mamatay ni Jesus sa krus at muling nabuhay, ang pagtitipon ng mga taong naniniwala dito ay tinawag na iglesia at si Jesus ang ulo nito. Iyan po ang alam natin. Ang iglesia ay hindi maaring gawin o buuin ng tao. Sinasabi ng Biblia na itinalaga ng Diyos si Kristo sa walang hanggang nakaraan. Sinasabi sa mga gawa, chapter 3 verse 20, upang kanyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo si Jesus. Si Kristo ay tinalaga ng una mula pa sa pagkakatatag ng sanlibutan. Hindi ba si Kristo ang ulo ng iglesia? Kaya makikita natin na ang iglesia ay itinalaga na rin bago pa itatag ang sanlibutan. Kaya sinasabi sa atin ng Efeso chapter 1, ayon sa pagkapili niya sa atin sa kanya bago itinatag ang sanlibutan. Ang mga na kay Kristo, ibig sabihin silang mga naligtas kay Kristo na kanyang ipinahayag bilang iglesia. Ang iglesyang iyon ay hindi kayang itayo ng tao. Bakit? Dahil ang iglesia ay naitatag na ayon sa kalooban at plano ng Diyos bago palikhain ang sanlibutan. Kaya talagang mali para sa tao na sabihin ang simbahan o iglesia na iyon ay kanyang simbahan. Ang tao ay hindi maaring gumawa o buo ng sariling iglesia. Ang iglesia ay itinatag ng Diyos at ni Jesucristo lamang. Ganito ang sagot ni Apostol Pedro kay Jesus. Sumagot si Simon Pedro at sinabing, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Nang kanyang maipahayag ang kanyang pananampalataya, sinabi ni Jesus, "At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya." Sino ang nagtayo ng ating iglesia? Si Jesus ang nagtayo nito. Hindi mo ito maitatayo. Alam mo bang kung gaano karaming tao na naniniwala sa Diyos na nagsasabing ginawa nila ang gawain ng Diyos ay nagtatayo ng mga simbahan at tinawag itong aming simbahan? Maling katawagan ito. Ito ay hindi aking simbahan. Ito ay iglesia ng Diyos. Si Jesucristo ang nagtayo ng simbahan. Ang simbahan ay hindi itinatag ng tao. Ito ay itinatag ng Diyos at malinaw nating nalalaman iyon. Ngayon, ang iglesia ay may hugis, isang estruktura. May iba't ibang estruktura ang mga building, gayon din ang simbahan. Kapag sinabi ko ito, iniisip ng maraming tao na ang iglesia ay isang gusali. Ngunit, tandaan ninyo ito, ang iglesia ay hindi isang gusali. Ito ay isang grupo ng mga tao na nakahiwalay sa mundo, mga piniling tao. Ang gusali, kung saan nagsasama-sama ang mga born-again Christian, ito po yung tinatawag na church building. At ang mga church building ay may iba't ibang itsura. Ang estruktura ay maaring maging napakaganda o karaniwan, maliwalas o hindi. Maraming pwedeng maging estruktura ito. Ngunit, hindi lamang ang gusali ang may estruktura. Ang iglesia, isang grupo ng mga taong ipinanganak na muli, ay meron ding estruktura. Ang karaniwang estruktura ng iglesia ay ang ulo at ang katawan. Sa Efeso, 1:23, siyang katawan niya. Tingnan nga natin sa Efeso chapter 1. Sa ating binasa ngayon, Efeso chapter 1, verse 22. Verse 22, babasahin ko po muli. At kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa at ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia na siyang katawan niya, ang kapuspusan niya na pumupuspos ng lahat sa lahat. Sinabi ng Diyos sa iglesia na siyang katawan niya. Pag-isipan natin ito. Kung ang isang tao ay walang ulo at katawan lamang, tiyak na siya ay patay na. Ang isang normal na katawan ng tao ay palaging binubuo ng isang ulo at isang katawan. Kung maputol yung ulo, patay na ito. Kapag iniisip mo ang iglesia, dapat palagi mong isipin ang ulo, hindi lamang yung katawan. Ang ulo at ang katawan.
Iyon ang dahilan kung bakit tinukoy ng Biblia ang iglesia bilang si Kristo at ang iglesia. Ang iglesia ni Kristo at ang iglesia ng Diyos. Ang ibig sabihin ng iglesia ng Diyos at ang ayan Diyos ang ulo. Tama po ba? Ang iglesia ni Kristo ay nangangahulugan din na si Kristo ang ulo. Ang Biblia ay paulit-ulit na nagsasabi tungkol kay Kristo at sa iglesia. Dapat mong laging isipin na ang iglesia ay palaging binubuo ng isang ulo at isang katawan. Kung totoo man na may ulo, iyon ay nagbibigay sa atin ng maraming bagay na dapat isaalang-alang. Ganito ang layunin ng ulo. Pinakikilos nito ang katawan at pinalalaki ito. Mga kapatid, hindi kusang lumalaki ang ating katawan, hindi po ba? Tingnan natin sandali sa Colossians chapter 2. Colossians chapter 2 verse 19. Basahin natin ng sama-sama ang verse 19. Colossians chapter 2 verse 19, at hindi kumakapit sa ulo na sa kanya ang buong katawan na tinutustusan at pinagsasanib sa pamagitan ng mga kasukasuan at mga litid ay lumalago ng paglago mula sa Diyos. Mga kapatid, kung pagmamasdan natin ng katawan ng tao, hindi ito lumalaki ng kusa. Lumalaki ang katawan dahil sa nagpapadala ang ulo ng growth hormone sa katawan. Gayun din ang paglago ng iglesia. Ang paglago ay nangyayari kapag ang ulo ng iglesia ay nagbibigay ng lakas sa katawan upang lumago. Malalaman natin ito kapag nakikita nating lumalago ang ating iglesia. Mahigit 41 years na tayong nagtitipon. Kung ikukumpara natin, mula nung tayo ay nagsimula, tayo ay lumago na ng husto. Ito ay dahil kay Jesus, ang ulo, na siyang nangunguna sa iglesia upang maging isang mahalagang katawan. Pinapalaki ng ulo ang katawan, kaya kapag nabubuhay tayo sa ating buhay Kristiyano, dapat nating isipin na mayroong ulo. Gayunpaman, ang ilang Kristiyano ay hindi gaanong iniisip ang tungkol sa ulo. O kahit na maisip nila, madalas nilang iniisip na ang ulo at ang katawan, si Jesucristo at ang iglesia, ay magkahiwalay. Kung ano ang kalooban ng ulo, kung ano ang kalooban ng Diyos, kung paanong nailipat ang kalooban ng ulo sa katawan at kung paano ako nasa iglesia ay dapat sumunod sa kalooban ng ulo. Sa halip na isipin natin ang ganitong mga bagay, madalas na hindi na natin ito ginagawa at sumasabay na lang tayo sa agos ng buhay Kristiyano. Kung pag-iisipan mo ang istruktura ng iglesia, kailangan mong isipin ng ulo ay palaging nasa itaas ng iglesia, ng katawan. Ito ay isang napakahalagang bagay. Nagsalita ang Panginoon patungkol sa mag-asawa. Kung titingnan natin sa Efeso chapter 5 verse 17 at sa mga susunod na talata, sinabi dito kung gaano o kung gayon ang mga mag-asawa. Pasakop kayo sa isa't isa dahil sa takot kay Kristo. At sa mga asawang babae, pasakop kayo sa inyo inyong mga asawa gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. At sa mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyo-inyong mga asawa gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya. Sa makatuwid, ang utos na ibinigay sa mga asawang lalaki ay ang magmahal at ang utos na ibinigay sa mga asawang babae ay ang pagsunod. Habang patuloy na sinasabi ang mga salitang ito sa verse 32 ay sinabi ang hiwagang ito ay dakila subalit ako ay nagsasalita tungkol kay Kristo at sa iglesia. Habang sinasabi ang mga responsibilidad ng mag-asawa at ang tungkulin ng mag-asawa, sinabi niya ang hiwagang ito ay dakila. At sinabi niya, subalit ako ay nagsasalita tungkol kay Kristo at sa iglesia. Ang mag-asawa ay nagiging isa, tama po ba? Gayun din si Kristo, si Jesus at tayo, ang mga naligtas na Kristiyano ay naging isa. Kaya tuwing pinag-usapan ang tungkol sa iglesia, ang Biblia ay palaging nagsasalita tungkol kay Kristo at sa iglesia. Sa iglesia ang ulo nito. Pag-isipan natin ito sa Efeso chapter 1 verse 22, gaya ng nabasa natin, ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Ang iglesia ay nasa ibabaw ng lahat ng mga bagay at ang ulo ng iglesia ay si Jesus. Yan ang sinabi sa Efeso chapter 1 verse 22.
Kaya kung ating pag-iisipan ng verse 22 kung sa matatagpuan ng iglesia ay nasa ibabaw ng lahat ng mga bagay. Ang lahat ng bagay ay tumutukoy sa lahat ng bagay na nilikha ng Diyos. Lahat ng bagay dito sa mundo. Kasama ang mundong ito. Kaya kung malawakan nating titingnan, itong napakalagang mundo at ang buong universe ay kasama sa lahat ng mga bagay. Ang iglesia ay nasa ibabaw ng universe. Iyan po yung posisyon ng iglesia. Kung iisipin natin ang katotohanan na ang iglesia ay nasa ganitong kataas na posisyon, hindi tayo mamumuhay sa iglesia ng ayon sa kagustuhan natin. Ang ibang tao ay mabilis na magsabi ng ganito, o anong klaseng simbahan ito? O bakit walang pagmamahal sa church na ito? Pinag-uusapan nila ang tungkol sa iglesia ng walang ingat. Mga kapatid, ang church ay hindi lugar kung saan ang mga tao ay maaring magsalita ng walang ingat tungkol dito. Bakit? Dahil ito ang iglesia ng Diyos. Dahil si Kristo ang ulo. Gayunpaman, mali na tawagin ang isang church na itong church na ito. Gaya ng nalalaman natin na ang Panginoon at ang Diyos at ang ulo ng iglesia, kailangan nating maging maingat kung paano nating tawagin ang iglesia. Ito ay dahil ang iglesia ay nasa ibabaw ng lahat ng mga bagay. Ngayon, ang Biblia ay patuloy na nagsasalita tungkol sa iglesia. Ang mga aklat ng Efeso at Kolosas sinasabi na ang iglesia at si Kristo ay mga hiwaga. Mga kapatid, ang Diyos ay maraming mga hiwaga. Kapag nagbabasa tayo ng Biblia, madalas na nakikita natin ang mga salitang gaya ng hiwaga ng Diyos, hiwaga ng kabanalan, hiwaga ng pananampalataya sa 1 Timoteo chapter 2 na ating binasa ngayon. Ang hiwaga ng kabanalan, hiwaga ng pananampalataya at si Kristo ay ang hiwaga ng Diyos. Lahat ng mga ito ay tumutukoy kay Kristo. Mga kapatid, sa Biblia, kapag sinasabing hiwaga, ito minsan ay may lihim na ibig sabihin upang sinuman ay walang makaalam nito. Ngunit hindi naman lahat. Tingnan natin si Kristo na hiwaga ng Diyos. Sa aklat ng Kolosas, kung titingnan natin Kolosas chapter 2, Kolosas chapter 2 verse 2, babasahin ko po. Upang maaliw sana ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakaisa sa pag-ibig at magkaroon ang lahat ng mga kayamanan ng buong katiyakan ng pagkaunawa at magkaroon ng kaalaman ng hiwaga ng Diyos na si Kristo. Hiwaga ng Diyos na si Kristo. Si Kristo ang siyang hiwaga. Ngunit madali bang maunawaan na si Kristo ang hiwaga? Ang hiwaga ay isang bagay na nakatago at ginawa upang walang sinumang makaalam tungkol dito. Ngunit si Kristo ay ipinangaral sa lahat ng tao. Walang sinuman ang hindi nakakilala kay Kristo. Kung gayon, bakit sinabi ng Biblia na ang hiwaga ng Diyos ay si Kristo? Ito po yung dahilan. Ang hiwagang ito ay nagpapatungkol sa katotohanan ng Diyos na naipahayag at naipakita. Ang katotohanan na naipahayag, ito ang hiwaga. Ito ay bukas para sa lahat para malaman, ngunit hindi naunawaan ng tao ang hiwagang ito. Hindi ba't nakakamangha ito? Si Kristo ang hiwaga ng Diyos, maging ang iglesia ay hiwaga din ng Diyos. Hindi nalalaman ng tao kung ano ang iglesia, lalo na sa kanila na mga hindi ligtas ay talagang hindi alam kung ano ang iglesia. Ngunit, alam dapat ng mga ligtas ang iglesia. Maging si Kristo at ang Diyos ay dapat nakilala natin. Tama? Sa Hoseas chapter 6 verse 3, at aking kilala ang Panginoon. Paano natin makikilala ang Panginoon? Tayo'y magpatuloy upang makilala ang Panginoon. Ngunit nagpapatuloy ba talaga tayong kilalanin ang Panginoon? Nagpapatuloy ka bang kilalanin si Kristo? At ang iglesia? Sinabi ng Diyos na ito ang hiwaga ni Kristo, ang hiwaga ng iglesia. Ang hiwaga ng Diyos ay si Kristo at ang hiwaga ni Kristo ay ang iglesia. Tingnan natin sa Efeso chapter 3, chapter 2. Chapter 3 po pala, pasensya na po. Kung titingnan natin Efeso chapter 3, sinabi ito ni Apostol Pablo sa verse 3.
na sa pamagitan ng pahayag ay ipinaalam sa akin ang hiwaga gaya ng nauna kong isinulat sa ilang mga salita. Sa inyong pagbabasa, tumutukoy ito sa Efeso chapter 2. Sa inyong pagbasa ay maunawaan ninyo ang aking pagkaunawa sa hiwaga ni Kristo. Malinaw na sinabi ng Diyos sa Colossians chapter 2 verse 2 na ang hiwaga ng Diyos ay si Kristo, at sa Efeso chapter 3 verse 4, maunawaan ninyo ang aking pagkaunawa sa hiwaga ni Kristo. Ano yung mababasa nila? Ito ay nasa Efeso chapter 1 at chapter 2. Kung gayon, ano yung nilalaman ng chapter 2? Merong mga nilalang na hindi maaring maging isa ethnically. Ang mga ito ay yung Hudyo at ang Hentil. Hindi sila maaring maging isa. Bakit kaya? Kung titignan ninyo kung ano ang Hentil doon sa verse 11, Efeso 2:11. Efeso 2:11. Kaya nga, alalahanin nyo na nung una, kayo yung mga hintil sa laman, tinatawag na dituluhin ng mga tinatawag na tuli sa laman na ginawa ng mga kamay ng tao, na nang panahong iyon, kayo ay walang Kristo, hiwalay sa pagiging mamamayan ng iglesia at mga dayuhan sa mga tipan ng pangako, walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Subalit ngayon ay na kay Kristo Jesus, kayo ng una ay malayo, ay inilipat sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Anong ibig sabihin ng ngayon nito? Subalit ngayon ay na kay Kristo Jesus, kayo na nung una ay malayo, ay inilipat sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Sinabi na sila ay naging isa na. Sinabi niya na ito ay hiwaga ni Kristo. Sa katunayan, ang dalawa ay hindi maaring maging isa. Ngunit maging isa ay tinatawag na hiwaga ni Kristo. Ibig sabihin niya ay ang pagkakaisa. Ang kumakatawan sa imahe ng pagkakaisa ay ang imahe ng iglesia. Mga kapatid, tingnan ninyo ang bawat isa. Tingnan ninyo yung mukha ng iyong katabi, mga nakaupo sa kanan at sa kaliwa. Siyempre, merong ilan po na nakaupo katabi ang kanilang pamilya, ngunit meron ding ilan na ngayon lamang natin nakita. Gayunpaman, tayo ay humihingang magkakasama sa parehong lugar. Bakit? Ito ay dahil kay Kristo. Kahit na hindi tayo magkadugo sa laman, may pagkakaibang rehiyon, pagkakaiba ng school o magulang, pero bakit lahat tayo ay narito sa lugar na ito? Meron pong isang dahilan, dahil kay Hesukristo. Ang hiwaga ni Kristo ay ang magawa niyang maging isa ang dalawang bagay. Ang mga Hintil at mga Hudyo ay hindi dapat na maging isa. Ngunit na makakamangha, sila ay naging isa sa pamagitan ni Hesukristo. Gaya nito, ang Diyos at ang makasalanan ay hindi maaring maging isa. Ngunit tayo ay naging isa kay Kristo. Ang ulo at ang katawan ay magkahiwalay. Sa katunayan, ang mga ito ay magkaiba. Ngunit ito ay naging isa at nabuo bilang isang katawan. Ito ang ibig sabihin ng hiwaga ni Kristo. Inihayag ng Biblia ang hiwaga ng Diyos at ni Kristo. Ngunit meron lamang iilan na talagang nakakaunawa ng hiwagang ito. Hindi lahang ang mga tao ng sanlibutan, ngunit maging ang mga ligtas na Kristiyano, kaunti lamang yung nagsisikap na alamin ang hiwaga ng Diyos, si Kristo, at ang hiwaga ni Kristo, ang Iglesia. Iniisip ng ilan na ang pagtungo lamang sa church ng Sunday at Wednesday ay nabubuhay na sila bilang Kristiyano. Hindi po ito tama. Ang iglesia ay itinatag ng Diyos, at ang Diyos ang naglagay sa iglesia sa ibabaw ng lahat ng mga bagay. At ginawa ng Diyos ang iglesia ni Kristo bilang isang bukas na hiwaga kung saan ang lahat ay maaring itong malaman. Ngunit hindi ito maunawaan ng tao. Ang tanging susi upang maunawaan ang hiwagang ito ng Diyos ay ang kapakumbabaan. Kapag ako ay mapagpakumbaba, maunawaan ko ang hiwaga ng Diyos, si Kristo, at maunawaan ko rin ang hiwaga ni Kristo, ang pinagkaisa. Ito ang iglesia. Sa mga awit, 149 verse 4, sinabi ng Diyos, sapagkat ang Panginoon ay nalulugod sa kanyang bayan, kanyang pagagandahin ng kaligtasan ang mga nahihirapan. Kung hindi ako naging mapagkumbaba, hindi ako maliligtas. Ang pinakamalaking dahilan kung bakit hindi matanggap ng tao ang kaligtasan, kahit na mangaral tayo, ay dahil sa kanilang pagmamataas. Iniisip nila na mas matalinos kaysa sa Diyos, kaya hindi sila maligtas. Ang dahilan kung bakit hindi natin maunawaan si Kristo at ang iglesia pagkatapos na maligtas ay dahil din sa pagiging mapagmataas natin.
Iniisip natin na ang ating kaisipan ay mas mataas kaysa kay Kristo o kaysa sa Diyos. Ang kapakumbabaan ang susi upang mabuksan ang hiwaga ng Diyos. Ang iglesia ay mayroong dakilang kapangyarihan. Habang tayo ay nabubuhay sa pananampalataya sa iglesia, maraming mga pagkakataon na sinasagot tayo ng Diyos ng mas higit sa nakakamanghang paraan kaysa sa ating iniisip. Marami tayong ipinapanalangin sa Diyos habang nabubuhay tayo bilang Kristiyano. Pero kapag ang panalangin natin ay hindi nasasagot, ay minsan nagre-reklamo tayo at minsan ay sumasama ang loob natin. Gayunpaman, kung babalikan natin ang ating mga panalangin, ay sinagot pala ito ng Diyos. Tingnan natin sa Efeso chapter 3. Efeso chapter 3, verse 18. Babasahin ko po, Efeso chapter 3, verse 18. Aking idinadalangin na magkaroon kayo ng kapangyarihang matarok kasama ng lahat ng mga banal, ang luwag, haba, taas at lalim, at upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman upang kayo'y mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Ngayon sa Kanya na nakakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, sumakanya nawa ang kaluwalhatian sa Iglesia at kay Kristo Jesus sa lahat ng mga salinlahi magpakailanman. Amen. Hindi ba't nakakamangha ito? Siya ang Panginoon na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip. Ang Panginoon ang siyang ulo ng Iglesia. Kaya ang iglesia ay mayroong ganitong nakakamanghang kapangyarihan. Katatapos lang ng ating summer retreat at ngayon ay magkakaroon tayo ng fall retreat. At ngayon, sa bawat retreat, maraming mga tao ang nagdadala ng maraming tao upang ma-evangelize sila. Kapag nakikita natin ang ganitong tao, sinasabi natin, wow, sila ay mayroong dakilang kapangyarihan. Ngunit, sa katunayan ng kapangyarihan ito ay nasa iglesia mismo. Siyempre po, hindi ko binabaliwala yung bawat isa dahil ang taong iyon ay talagang nagsikap at tapat sa Diyos. Kaya nga, ginamit ng Diyos ang taong iyon. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng taong iyon ay nagmula sa iglesia. Hindi ito kapangyarihan niya lamang. Ang mga sanga po ba? Ito po ay nagbubunga kapag, diba, kapag ito ay nakakonekta sa puno. Hindi magagawang mamunga ng sanga kahit na meron siyang espesyal sa kanya. Huwag po kayo magkamali rito. Ang kanang kamay ko ay malakas. Kapag hinampas ko ito, ay maaari itong makamakamatay. Pero kung ito ay puputulin, ay wala itong lakas. Kaya ang kanang kamay ay walang sariling nitong lakas, kundi dahil ito'y nasa katawan. Sa unang Korinto, chapter 12, verse 27, sinabi nito na tayo ang katawan ni Kristo at bahagi ng katawan. Nasaan ang lahat ng kapangyarihan ito? Ito ay nasa church. Tayong lahat, kailangan nating isipin ang iglesia sa ganitong paraan. Inilagay ng Diyos ang iglesia sa ibabaw ng lahat ng mga bagay at inilagay niya ang iglesia sa ibabaw ng lahat ng bagay upang sa pamagitan nito ang lahat ng bagay ay mapuspos. Dito ang kapuspusan niya na pumupuspos ng lahat sa lahat. Sino siya? Si Jesucristo. Nasaan ang kapuspusan niya? Ito ay nasa iglesia. Ang mundo'y gumagalaw sa pamagitan ng iglesyang ito. Kung gaano ba nakakamangha ang iglesyang ito? Ito'y nakakamangha. At sa palagay, ang paglakalagay ng iglesia sa ibabaw ng lahat ng mga bagay, ang iglesia sa ibabaw ng lahat ng mga bagay ay pumupuspos sa mundo. At sa pamagitan ng iglesyang ito, ang Diyos ay gumagawa pa ng ibang mga bagay. Sa Efeso chapter 3 verse 10 sinabi, upang sa pamagitan ng iglesia ay maipalam ngayon sa mga pinuno at sa mga kapanghalaan sa sangkalangitan ang iba't ibang anyo ng karunungan ng Diyos. Dito, sa mga pinuno ay tumutukoy sa mga anghel at sa mundo upang maipaalam ang iba't ibang anyo ng karunungan ng Diyos. Sa pamagitan ng Iglesia, tinuturuan niya ang mga anghel kung ano ang karunungan ng Diyos. Sino ang gumagawa ng gawain ito? Ang Iglesia ang gumagawa nito. Kapag sinasabi nating anghel, iniisip natin na isang dakilang bagay. Ang kanilang anyo ay mas mabuti kaysa sa ating laman.
Subalit, sa pamagitan nila at ng iglesia, ipinapaalam sa atin ng Diyos ang kanyang iba't ibang karunungan. Ganito ang anyo ng iglesia. Mga kapatid, ano ang pangunahing o pinakapangunahing saliga ng lahat ng uri ng karunungan ng Diyos? Ito ay ang pag-ibig. Sinasabi sa atin ng Diyos na siya ang Diyos ng karunungan at kaalaman. Siya ay meron lahat ng uri ng karunungan at kaalaman at ano ang pundasyon ng mga ito? Ito ay ang pag-ibig. Sa 1 Korinto chapter 13, kung ako'y nagsasalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, subalit ano ang nagpapawalang kabuluhan dito? Subalit walang pag-ibig. Kung walang pag-ibig, ito ay walang kabuluhan. Kung meron akong kaloob ng propesiya at naunawaan ko ang lahat ng mga hiwaga at lahat ng mga kaalaman at mayroon akong buong pananampalataya upang mapalipat ang mga bundok, subalit kung walang ano, ngunit kung walang pag-ibig, ako ay walang kabuluhan. Kung ipamigay ko ang lahat ng aking ari-arian at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, para may maipagmalaki ba ako? Subalit kung walang ano, subalit kung walang pag-ibig, wala akong mapapakinabang. Mga kapatid, sa pamagitan ng iglesia, hinahayaan ng Diyos ang mga anghel na matutunan ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang otoridad at lahat ng uri ng kanyang dakilang karunungan. Ito'y talagang napakahalaga, ang pag-ibig, ang pinakapangunahing pundasyon. Sa 1 Pedro chapter 1 verse 12, Unang Pedro chapter 1 verse 10, babasahin ko. Tungkol sa kaligtasang ito, nagsikap at nagsiyasat na mabuti ang mga propeta na nagpahayag tungkol sa biyayang darating sa inyo. Kanilang siniyasat kung anong pagkatao o kapanahunan na tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila nang ipahayag ang mangyayaring pagdurusa ni Kristo at ang kalwalatiang susunod sa mga ito. Ipinahayag sa kanila na hindi sila naglilingkod sa kanilang sarili kundi sa inyo sa mga bagay na ngayon ibinalita sa inyo sa pamagitan ng mga nangaral sa inyo ng Ebanghelyo sa pamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit na ang mga bagay na ito ay pinananabikang makita ng mga anghel. Hindi ito para sa mga propetang patuloy na nagsisiyasat ng propesiya. Ang kakaibang bagay na hindi rin maintindihan ng mga anghel ay kung paanong ibinigay ng Diyos ang kanyang tanging anak upang iligtas ang makasalanang kagaya ng uod at insekto. Mga kapatid, hindi rin natin ito maunawaan, hindi po ba? Itinuring ng Diyos ang lahat ng taong nabubuhay na gumawa ng kasalanan na uod at bulate. Sinabi ito sa Job 25:6. Para sa isang maliit na gaya ng bulate at uod, ibinigay ng Diyos ang kanyang tanging anak upang mamatay at ito'y gustong maunawaan maging ng mga anghel. Sa pamagitan ng iglesia, hinayaan niya ang mga anghel na maunawaan ang kanyang karunungan. Ito ang anyo at imahe ng iglesia, mga kapatid. Pinag-isa ng Diyos ang lahat sa pamagitan ng imahe ng iglesia. Ang mundong ito'y ginawa niyang iisa lamang sa simula, subalit ito'y nagsimulang mahati ng magkasala ang tao. Ang Diyos at ang tao ay nagkahiwalay nang pumasok ang kasalanan. Kaya hindi maiwasan na tayo'y naihwalay sa Diyos nang tayo'y nagkasala. Ito ang dahilan kung bakit ang mundong ito ay patuloy na nahati ng nahati. Kung titingnan natin yung huling araw, makikita natin yung mga tao na palayo ng palayo. Makikita rin natin ito sa politika. Pinaglalayo ng mga politiko ang mga tao sa isa't isa upang gamitin sila. Pinag-iwalay nila yung lalaki at babae, matanda at bata, marunong at mangmang, mayaman at mahirap. Patuloy nilang pinag-ihiwalay ang mga ito. Subalit ang Diyos sa pamagitan ng iglesia, pinag-iisa niya ang mundo na nagkahiwalay dahil sa kasalanan ng tao. Tingnan natin sa Efeso chapter 1. Efeso chapter 1 verse 10. Basahin natin ang Efeso chapter 1 verse 10 ng sabay-sabay. Bilang katiwala ng kaganapan ng panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nasa sangkalangitan at ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo. Si Kristo ang ulo ng iglesia. Kay Kristo, sa iglesia, ang lahat ay magiging isa sa huli. Mga kapatid, ang larawang ito ay imahe ng iglesia.
ibuod natin muni kung ano yung ating sinabi ko. Itinatag ng Diyos ang iglesia sa ibabaw ng lahat ng mga bagay. Pinupuspos niya ang lahat sa pamagitan ng iglesia. Sa pamagitan ng iglesia, ipinapaalam niya sa atin ang lahat ng uri ng karunungan. Sa pamagitan ng iglesia, pinag-isa niya ang lahat. Mga kapatid, narito tayo sa iglesia. Isipin natin kung gaano natin pinag-iisipan ang tungkol sa church at kung paano ang mamuhay sa church na ito. Gaano ko ba iniisip ang tungkol sa bahay ng Diyos at mamuhay? Gaano ko ba iniisip ang tungkol sa iglesia ng Diyos at namumuhay? Silang mga hindi ligtas ay sinusubukang sirain ang iglesia ng Diyos. Sa mga Gawa, chapter 8, verse 3, nung si Pablo ay si Saulo pa lamang, nang hindi pa siya ligtas, ay hindi niya pa nakakatagpo si Jesucristo, sinabi ng Biblia, ngunit winasak ni Saul ang iglesia. Winasak niya. Mga kapatid, tingnan natin mabuti ang sibilisasyon ng tao. Kapag tayo'y nagkakaroon ng kapangyarihan at otoridad, yung sibilisasyon ay umuunlad. At ang target ng pag-uusig ay hindi maiiwasan ang iglesia. Ang pinakahalimbawa nito ay ang Roma. Ang Roma ay may kapangyarihan, otoridad at sibilisasyon. At anong ginawa ng Roma? Inusig nito ang iglesia. Inusig ang iglesia. Mga kapatid, kung titingnan natin ang sibilisasyon sa mundo ngayon, ang Europa ay nakakamangha ang paglago nito. At ngayon ay nakikita natin ang sibilisasyon sa Amerika. Ang sibilisasyon ng Amerika at Europa ay umuunlad. At ano yung nangyayari sa ganitong bansa? Ang pag-uusig sa mga iglesia. Yung sa Russia, bago magkaroon ng Bolshevik Revolution noong 1970, kilala sila sa pagiging maka-Diyos o Christ-centered dahil kilala sila sa Orthodox Church. Ang mga tao'y naniniwala sa Diyos, subalit pagkatapos na makuha ni Stalin ang pamamahala sa gobyerno, ang mga iglesia'y pinasimulang usigin at ang bansa'y unti-unti naging komunista. Sa ngayon, inuusig ng China ang mga iglesia. Nanood ako ng balita nung nakarang araw at narinig ko na ang Biblia ay binago sa China. Sa balita, binasa ng sandali ang binagong Biblia, ang tungkol sa Juan chapter 8, ang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Kung babasahin natin sa Juan chapter 8, sinabi ni Jesus, "Ang walang kasalanan sa inyo ang siyang unang bumato sa kanya." At ang lahat ay umalis at iniwan ang kanilang bato sa lupa dahil guilty sila. Pagkatapos nito, sinabi ni Jesus, "Babae, nasa na sila? Wala na bang iniisang humatol sa iyo? Wala sino man, Panginoon. Sige, hinahatulan kita." Kaya sinabi doon, pinatay ni Jesus yung babae sa pamagitan ng bato. Ganito binago ng China ang Biblia. Mga kapatid, ito'y talaga nakakatakot. Kung titignan natin sa Apokalipsis 22:18, sa hulihang bahagi, sinabi, "Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, idaragdag sa kanya ng Diyos ang mga salot na nakasulat sa aklat na ito." Ang mga magdagdag o magbawas ng basta-basta mula sa salita ng Diyos ay nasa ilalim ng matinding parusa. Gayunpaman, tayo ay nabubuhay sa panahon kung saan ang mga tao ay ginagawa ito ng basta-basta. Kaya sinusubukang sirain ng mga taong ayaw maniwala sa Diyos ang church. Sinusubukan nilang sirain ang church. Kaya sa huling panahon ngayon, gayon din ang nangyayari sa Korea. Ang Korea ay nasa mabuting kalagayan ngayon. Ang Korea ay isang halimbawa kung paanong ang kapangyarihan at abilidad ng tao ay nakakagawa ng malaking sibilisasyon. Sa ganitong klase ng bansa, tumataas yung pag-uusig sa church. Sinabi ni Jesus sa unang Juan chapter 3 verse 13, "Mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kayo'y kinapuputan ng sanlibutan. Kung kayo'y kinapuputan ng sanlibutan, ay alamin ninyo na ako muna ang kinapuputan nito bago kayo." Kung kayo'y taga-sanlibutan, iibigin kayo ng sanlibutan ng parang kanya. Ngunit dahil kayo'y hindi taga-sanlibutan, kundi kayo'y pinili ko mula sa sanlibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Brothers and sisters, bakit ba kinapupuotan ang sanlibutan ng church? At bakit nila kinapupuotan si Jesus? Doon sa Juan chapter 7 verse 7. "Hindi kayo maaring kapuotan ng sanlibutan, ngunit kayo kinapupuotan ito, sapagkat ako'y nagpapatotoo laban dito na masama ang kanyang mga gawa." Sinabi ni Jesus na ang sanlibutan ay masama. Ang sanlibutan ay tunay na masama
Kaya nga kinapuputan ng sanlibutan si Jesus. Yung mga naniniwala kay Jesus, yung mga pinili ni Jesus sa sanlibutan ay maaring kapuotan. Mapapalad ang mga inusig dahil sa katwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad, kaya kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magalak kayo at magsaya sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit sapagkat gayon din nila inuusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Mga kapatid, kung susundin natin ang Panginoon, maaaring kapuotan ng sanlibutan yung mga sumusunod sa Panginoon, yung mga church. Siyempre po, iyon ay dahil ang mga hindi naniniwala sa church ay sinusubukang sirain ang church. Kaya ano ba ang iniisip ng mga taong ligtas kapag inuusig yung church, kapag sinusubukang sirain yung church, at kapag kinukutsa yung church? Mga kapatid, ano po sa tingin ninyo yung church? Ito ay nakakapagtaka na mababa yung tingin natin sa church. Kung isa sa alang-alang yung isang talata sa Biblia, sa tingin ba ninyo ay kalabisan nito? Sa tingin natin ng Unang Korinto chapter 11, tingnan natin. Babasahin ko po yung verse 17. Unang Korinto chapter 11 verse 17, babasahin ko po. Ngayon sa mga sumusunod na tagubilin ay hindi ko kayo pinupuri sapagkat kapag kayo'y nagkakatipon, ito ay hindi para sa ikabubuti kundi para sa ikasasama. Yung mga taga-Korinto ay nagtitipon sa hapunan ng Panginoon. Sinabi ko sa inyo ngayon na iyon ay hindi kapuri-puri. Yung dahilan ay nasa verse 18 hanggang 21. Sapagkat una sa lahat, kapag nagkakatipon kayo sa iglesia, ay nababalitaan ko na mayroong mga pagkakahati-hati sa inyo at pinaniniwalaan ko iyon ng bahagya. Sapagkat kailangan magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi upang ang tunay sa inyo ay malantad. Kapag kayo ay nagkakatipon, iyon ay hindi upang kainin ang hapunan ng Panginoon. Sapagkat kapag dumarating na ang panahon ng pagkain, ang bawat isa ay nauuna sa kanyang sariling hapunan at ang isa ay gutom at ang iba ay lasing. Ang iba ay busog, ang iba ay gutom, ang iba ay lasing. Bakit ito nangyari? Ito ay hapunan ng Panginoon at sila'y kumakain ng hapunan na inutos ng Diyos. Ngunit ang iba ay busog at inaantok, ang iba ay gutom dahil wala silang makain at ang iba ay lasing dahil marami silang nainom na alak. Paano nga kayo nakakagawa ng mga ganitong bagay habang kumakain ng hapunan ng Panginoon? Iyon ang aking tanong sa inyo ngayon. Basahin po natin yung verse 22. Ano, wala ba kayong mga bahay na makakakain at na makakainan at mainuman? O hinahamak ninyo ang iglesia ng Diyos at hinihiya ang mga wala kahit ano? Ano ang sasabihin ko sa inyo? Kayo ba'y pupurihin ko sa bagay na ito at hindi ko kayo pinupuri? Kung iniisip ninyo na dapat respetuhin yung iglesia ng Diyos, paano ninyo nagagawa ang mga bagay na ito? Kung iniisip ninyo na dapat respetuhin yung iglesia ng Diyos, paano nga ninyo mahuhusgahan ang brothers at sisters nang walang ingat? Kung iniisip ninyo na dapat respetuhin yung iglesia ng Diyos, bakit hindi ninyo kayang patawarin yung mga brothers at sisters at patuloy silang kinamumuhian? Paano nga ninyong nagagawa ang mga bagay na ito? Ito ay dahil hinahamak ninyo ang iglesia. Mga kapatid, may mga pagkakataon na sinumpa ko rin yung aking anak ng matindi. Natawag ko siyang magnanakaw. Nasabi ko iyon nang kinuha niya yung ikapo. Sinabi sa Malakias, nananakawan ba ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan ninyo ako. Paano nga nananakawan ng tao ang Diyos? Imposibleng manakawan ang presidente, kaya paano ngang mananakawan ng Diyos? Ngunit may mga taong managnanakaw. Bakit? Dahil hinahamak nila ang church. Sino yung ulo ng church? Ito ay ang Panginoon. Sa ating buhay Kristiyano sa church, hindi tayo dapat
humusga gaya ng mga taga-Korinto, ngunit naguhusgahan tayo. Hindi tayo dapat mag-away, ngunit nag-aaway tayo. Hindi tayo dapat manira ng puri, ngunit naninira tayo ng puri. Hindi tayo dapat maingit, ngunit tayo ay naiingit. Ang dahilan ng mga ito ay dahil hinahamak natin ang church. Dahil minamaliit lang natin ang church. Ano yung ibig sabihin ng minamaliit yung church? Ito yung hindi pag-iingat sa katawan. Yung hindi pag-iingat sa ulo. Sino yung ulo? Si Jesus. Sino ang Jesus na iyon? Siya yung namatay sa krus para sa atin. Ngunit hindi natin ito pinahalagahan. Paano yun? Dapat nating isaalang-alang yung church bilang pundasyon ng ating buhay. Isaalang-alang natin ang church bilang pundasyon ng ating buhay. Mga kapatid, inilagay ng Diyos yung mga ligtas na Kristiyano sa church. Hindi niya lang sila inilagay sa sanlibutan. Inilagay niya sila sa church. Para sa mga ligtas na Kristiyano, yung church ay bagay na gustong sirain at usigin ng mga tao sa sanlibutan. At ang mga merong mahihinang pananampalataya at walang nalalaman sa church ay maaring maliitin lamang yung church. Ngunit paano natin dapat isaalang-alang yung church? Dapat nating isaalang-alang ito bilang ating buhay. Yung church ay yung pundasyon ng ating buhay. Hindi ba dito nagsisimula yung buhay Kristiyano natin? Iyon ay sa church. Mga kapatid, kung titignan ninyo sa awit 8:3-4, sinabi na kapag pinagmamasdan ko ang iyong kalangitan, ang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang bituin na iyong inilagay, ang mga tao upang siya iyong alalahanin at ang anak ng tao upang siya iyong kalingain. Kapag nakatayo tayo sa gitna ng maraming mga bituin sa gabi sa harap ng kahanga-hangang kalikasan, pakiramdam natin ay napakaliit natin. Iyon ang sinasabi ng mga awit. Nilikha niya ito gamit ang kanyang mga daliri. Kung titingnan natin na yung buwan at ang bituin na nilikha ng Diyos gamit ang kanyang mga daliri at ang lahat ng kanyang ibinigay sa atin, mapapaisip tayo. Diyos, ano ang taong gaya ko? Kahit na masdan ko ang mga bagay na nilikha ng Diyos, naunawaan ko na walang espesyal sa buhay. Ngunit gaano nga ito kahalaga kung tayo ay mananatili sa church, sa katawan ng Panginoon, kung saan namatay si Jesucristo sa krus para sa atin, kung saan naroon ang ulo. Paano ninyo isinasaalang-alang ang church? Pag-isipan natin ito ng maigi. Paano natin isinasaalang-alang at church at paano tayo namumuhay hanggang ngayon? Kung iniisip ninyo na yung pagpunta sa church kapag Sunday at Wednesday, pagpunta sa fellowship, at ay iyon na yung buhay sa church, hindi ba ninyo minamaliit ang church? Sa church, si Jesus ang ulo. Mga kapatid, habang namumuhay tayo sa ating buhay Kristiyano, hindi natin dapat kalimutan na merong ulo sa church. Ang Panginoon ay nasa church. Ang Panginoon ng ulo. Paano ko dapat isaalang-alang ang church at mamuhay? Ano yung dapat kong gawin sa bahay ng Diyos? Paano ko dapat kumilos sa bahay ng church? Anong klaseng pamumuhay yung dapat meron ako? Anong saloobin yung dapat meron ako? Anong pag-iisip yung dapat meron ako sa church? Una sa lahat, yung unang bagay na dapat gawin sa bahay ng Diyos ay yung isipin na merong ulo at dapat tayong mamuhay ayon sa kalooban ng ulo. Dapat tayong mamuhay ayon sa kalooban ng ulo. Kung walang ulo, mabubuhay tayo ng basta-basta. Nakita nyo na po ba yung isang video na may pamagat na headless chicken? Yung isang tao, opo, nagpalaki siya ng isang manok at pinugot yung ulo nito para patayin. Ngunit naiwan yung diencephalon. Ito yung parte ng utak na kumukontrol sa buhay. Dahil buhay pa yung diencephalon, hindi namatay yung manok at nagpagala-gala ng walang ulo. Ngunit wala itong ulo. Kaya gumagala siya sa lahat ng direksyon. Hindi niya makita dahil wala siyang ulo. Kung iisipin natin na wala tayong ulo, gaano din tayo mamumuhay?
Pag-isipan natin, kailangan natin yung ulo upang makakita at makarinig. Ngunit minsan ay namumuhay tayo ng gaya ng taong walang ulo. Kaya nararamdaman natin yung mga ating pag-iisip ay tama. Kung walang ulo, ginagawa lang natin kung ano yung sa tingin natin yung tama. Ito yung nilalaman ng mensahe ng chapter 19, 20, 21 at 22 ng hukom. Ang isang levita na naglilingkod sa Panginoon ay mayroong asawang lingkod. Ngunit ang asawang lingkod ay hinalay ng mga Benjamita na nakatira sa Gibeah hanggang sa ito ay mamatay. Dahil dito, yung levita ay nagalit at pinagputol-putol yung sa 12 bahagi yung namatay na asawang lingkod at ipinadala sa bawat lipi. Inisip ng mga lipi na pinadalhan ng patay ng katawan, paano ito nangyari sa mga Israelita? Nalaman nila na ang ilang mga kalalakihan mula sa lipi ng Benjamin ang gumawa nito. Kaya't ang 11 lipi ay nagdesisyon na wasakin ang lipi ng Benjamin. Kaya't sila ay nakipagdigma. Dahil dito, ang lipi ng Benjamin ay halos maubos. At yung aklat ng hukom ay nagtapos ng ganito. Nang araw na iyon ay walang hari sa Israel, ginawa ng bawat tao kung ano ang matuwid sa kanyang sariling patingin. Walang hari sa Israel. Anong ibig sabihin nito? Nangangahulugang walang ulo. Gumagawa sila ng walang nakikita. Kung walang ulo, walang nakikita, walang naririnig, at lahat ng kanilang iniisip ay tama. Ito'y kagaya ng mga huling araw kung saan tayo namumuhay. Ng mga araw na iyon, walang hari sa Israel. Kaya't sa panahon natin ngayon ay wala nang pamantayan. Ang hari ay ang pamantayan. Ang pamantayan ay nawala na. Ginawa nila kung ano ang sa tingin nilang tama. Sinasabi nila yung gusto nilang sabihin at ginagawa ng gusto nilang gawin. Kaya't manapakadali na para sa lalaki na maging babae at ang babae maging lalaki at ang lalaki tawaging babae at ang babae na itawaging lalaki. Ginagawa nila ang kanilang magustuhan. Walang batas na nagkukontrol sa kanila. Gayunpaman, sa tahanan ng Diyos, ang mamuhay ayon sa kalooban ng ulo ang pinakamahalagang bagay na gawin sa tahanan ng Diyos. Ano ang kalooban ng ulo? Ano ang hinihini ng Diyos sa atin? Ano ang gusto ng Diyos mula sa atin? Dapat tayong mamuhay na mayroong ganitong pag-iisip. Ano yung kalooban ng ulo? Mga kapatid, habang kayo'y nananatili sa iglesia, talaga bang iniisip ninyo ng malalim at ipinapanalangin kung ano yung kalooban ng ulo? Ano ang tunay na kalooban ng Panginoon para sa ating iglesia? Ano yung kanyang plano? Ano yung kanyang layunin? Ano ang gagawin na nais niyang gawin? Dapat tayong mamuhay ng ganitong paraan. Kaya't sinasabi sa Biblia, tingnan natin sa Isaiah chapter 55. Isaiah chapter 55, verse 8 hanggang 9. Babasahin ko po yung verse 8 hanggang 9. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, ni ang inyong mga pamamaraan ay aking mga pamamaraan, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay higit na mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga pamamaraan ay higit na mataas kaysa inyong mga pamamaraan at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Ang ating pag-iisip at ang pag-iisip ng Panginoon ay magkaiba. Mga kapatid, nalalaman ninyo ang katawan ay hindi nag-iisip. Ginagawa ng katawan ang sinasabi ng ulo na gawin. Ngunit ang bawat isa sa atin ay mayroong ulo, kaya't ang bawat isa ay mayroong sariling pag-iisip. Kaya't sinasabi sa atin ng Panginoon, huwag kang manalig sa iyong pag-iisip. Sariling pangunawa, sariling plano. Itapon mo ito. Basahin natin yung verse 7. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon at kanyang kaawaan siya at sa aming Diyos sapagkat siya'y mapagpatawad ng sagana. Inutusan tayo ng Biblia na lisanin ang ating pag-iisip. Anong ibig sabihin ng lisanin? Nangangahulugan ito na sundin lamang ang kalooban ng Diyos. Bakit? Dahil ang aking pag-iisip ay hindi perpekto. Ano ang nilalaman ng mga salita sa Kawikaan chapter 3 verse 6?
sa lahat ng iyong mga lakad, siya iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Bakit niya sinabi ito? Dahil ang ating pag-iisip, yung plano, pangunawa ay hindi perpekto. Kaya tayo ay sinasabihan na sundin ang plano ng perpektong ulo. Sa iglesia, tayo ang katawan. Kaya kung ating ipipilit ang ating opinion, ito ay kagaya ng pag-iisip sa katawan na wala namang pag-iisip. Ang katawan ay hindi nakakapag-isip. Ito ay gumagawa ayon sa sinasabi ng ulo na gawin nito. Ngunit patuloy na sinasabi ng katawan, kaya ko ito. Ito ay kagaya ng katawan na gumagawa ng walang ulo at gumagawa ayon sa sarili nito. Sinasabi ng Biblia na ito ay kahangalan. Kaya una, kilalanin ang Panginoon at umasa sa Panginoon. Ito ang salita na magkaugnay. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Pangalawa, paano tayo dapat mamuhay sa loob ng tahanan ng Diyos? Ang kumilos sa tahanan ng Diyos na tinutularan si Jesucristo. Ang isang buhay na tinutularan si Jesucristo. Mga kapatid, maraming rason kung bakit naparito si Jesus sa sanlibutan. Siya ay pumarito upang maganap ang kalooban ng Ama at siya ay naparito sa sanlibutan upang patawarin ang ating mga kasalanan. Merong isang tiyak na bagay sa maraming aspeto kay Jesus na pumarito siya upang maging halimbawa sa atin. Mga kapatid, dapat ba siyang bautismuhan o hindi? Walang dahilan upang si Jesus ay bautismuhan. Bakit? Siya ang Diyos. Gayunpaman, si Jesus ay binautismuhan. Bakit? Nagpakita siya ng halimbawa sa mga naligtas na tao na ang naligtas sa pamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo ay dapat mabautismuhan. Hinugasan ni Jesus ang mga paa ng mga alagad sa Juan chapter 13. Nagdala siya ng tubig sa palanggana at siya ay naghugas. Pagkatapos nito, meron siyang salita na sinabi. Ano ito? Tingnan natin sa Juan chapter 13 verse 12. Babasahin ko. Juan chapter 13 verse 12 hanggang 14. Kaya nang mahugasan niya ang kanilang mga paa at makuha ang kanyang damit at muling maupo ay sinabi niya sa kanila, nalalaman ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung ako nga na Panginoon at guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat ding maghugas ng mga paa ng isa't isa. Basahin natin yung verse 15, sapagkat kayo'y binibigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Sinabi ni Jesus sa mga alagad na gawin kung ano yung ipinakita niya na halimbawa sa mga alagad. Sapagkat kayo'y binibigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Kaya ang pamumuhay na kagaya ng kay Jesus ay ang Kristiyanong pamumuhay sa iglesia. Ito ang dapat nating gawin sa iglesia. Nagawin kung ano ang ginawa ni Jesus. Ang gawin kung ano ang ginawa ni Jesus ay ang dapat nating gawin sa iglesia. Kung babasahin natin yung Deuteronomio, mahanap natin ang isang nakakamanghang bagay. Ang kahulugan ng Deuteronomio ay ang kautusan ng Diyos ay muling nahayag. Ngunit kung babasahin natin ito ng mabuti, mayroong paulit-ulit na sinasabi, gawin ito, ingatan ito. Gawin ito, ingatan ito. Ito ay paulit-ulit sa Deuteronomio. Ito ay sinulat ni Moises. Tingnan natin Deuteronomy chapter 1. Deuteronomio chapter 1 verse 3. Babasahin ko po Deuteronomy chapter 1 verse 3. Nang unang araw ng ikalabing isang buwan ng ikaapat na pung taon. Ito ay ang pang-apat na pung taon ng Nobyembre sa ilang. Kaya't meron na lamang dalawang buwan bago matapos ang buhay sa ilang. Halos patapos na ang 40 taon sa ilang.
ng unang araw ng 11 buwan ng 40 taon, nagsalita si Moises sa mga anak ni Israel ayon sa lahat ng inutos ng Panginoon sa kanya para sa kanila. Itinuro ni Moises ang kanyang mga natutunan mula sa Diyos sa mga Israelita, at ang kanyang salita ay nagpatuloy sa chapter 4. Merong naitala na binuksan niya ang kautusan. Maraming naulit na mga salita. Mas mabuti na basahin natin ng mabuti. Chapter 4 verse 1. At ngayon, O Israel, pakinggan mo ang mga tuntunin at ang mga batas na aking itinuturo sa inyo. Gawin ang mga ito upang kayo'y mabuhay at pumasok at angkinin ang lupang ibinigay sa inyo ng Panginoong Diyos na inyong mga ninuno. Pakinggan at gawin. Hindi niya sinabing pakinggan lamang. Pakinggan, gawin. Pakinggan at gawin ito. Sa verse 6, tuparin ninyo at inyong gawin, sapagkat ito ang inyong magiging karunungan at kaalaman sa paningin ng mga tao na makakarinig ng mga tuntunin ito at magsasabing tunay na ang dakilang bansang ito ay matalino at may pagkaunawa. Tuparin ninyo at inyong gawin. Ito ay inulit ng kagaya nito. Tingnan din natin chapter 5 verse 1. Magtuon tayo sa panatilihin at gawin ito. Tinawag ni Moises ang buong Israel at sinabi sa kanila, pakinggan mo, O Israel, ang mga tuntunin at ang mga batas na aking binibigkas sa inyong mga pandinig sa araw na ito. Hindi ito yung wakas at dapat ninyong matutunan ang mga ito at maging maingat na isagawa ang mga ito. Gumawa ayon sa salita. Pangunang itinuro ng Deuteronomy ay hindi ang pakikinig, kundi ang pakinggan at gawin ito. Ito ay patuloy at paulit-ulit. Tingnan natin, chapter 6, verse 3. Kaya't pakinggan mo, Israel, at iyong gawin upang ang lahat ng mabuting maging mabuti sa inyo at upang kayo'y lalong dumami na gaya ng ipinangako sa inyo ng Panginoon ng Diyos. Sinabi ng Diyos na bibigyan niya sila ng kamangha-manghang pagpapala. Kailan? Kapag nakinig sila? Hindi po. Kapag pinakinggan at dininig nila ang Diyos. Chapter 8, verse 1. Inyong maingat na gawin ang lahat ng utos na aking inuutos sa inyo sa araw na ito upang kayo'y mabuhay at dumami at makapasok at angkinin ang lupain na ipinangako ng Panginoon sa inyong mga ninuno. Inyong maingat na gawin. Pakinggan at gawin. Napakarami pong mga ganitong talata sa 17 verse 19. At iyon ay mamamalagi sa kanya at kanyang babasahin sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay upang siya'y matutong matakot sa Panginoon niyang Diyos upang isagawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito at ng mga tuntuning ito upang isagawa. At nilalaman ng Deuteronomy ay hindi tungkol sa pakikinig kundi ang pagsunod. Gawin mo. Basahin natin Deuteronomy chapter 28. Ang Deuteronomy chapter 28 ay tungkol sa kung ang bayan ng Israel ay susunod, pagpapalain sila, subalit kung susuway ay susumpain. Sa pagsimula ng Deuteronomy chapter 28 verse 1, kung susundin mo ang tinig ng Panginoon mong Diyos at maingat mong gagawin ang lahat ng kanyang mga utos na aking inuutos sa mga araw na iyon. Ito yung kondisyon. Kung papakinggan nila at susundin yung utos ng Diyos. Doon sa verse 9 ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. Sa verse 13, gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot at magiging sa ibabaw lamang. Paulit-ulit, tama po ba? Inutos, pakinggan at sundin. Sa verse 29 at 30, pareho rin, pakinggan at sundin. Ang mga salita nito ay salita ni Moises. Si Moises ang nagsabi, kaya alam na ng Diyos na hindi ito papakinggan at susundin ng bayan ng Israel, kaya hiningi ng Diyos kay Moises na gumawa ng awit upang ito ay kanilang mapakinggan at masunod. Matapos isulat ang nilalaman ng awit ay ganito ang sinabi ng Biblia. Tingnan natin, Deuteronomy chapter 32. Ang pamagat ay ang awit ni Moises. Ito yung pamagat. Chapter 32 verse 44 hanggang 46. Deuteronomy chapter 32 verse 44 hanggang 46.
At si Moises ay pumaroon at sinabi ang lahat ng mga salita ng awit na ito sa pandinig ng bayan, siya at si Josue na anak ni Nun. Pagkatapos sabihin ni Moises ang lahat ng mga salitang ito sa buong Israel, ay kanyang sinabi sa kanila, ilagay ninyo sa puso ang lahat ng mga salita na aking pinatototohanan sa inyo sa araw na ito na inyong iuutos sa inyong mga anak upang gawin ang lahat ng mga salita ng kautosang ito upang gawin. Kaya ang punto ng katuruan ng Deuteronomy ay ang sundin ang mga utos ng Diyos, pakinggan at sundin. Paano ba tayo namumuhay pagkatapos nating makinig? Nakikinig lang ba tayo at yun na? Sa halip, dapat tayong makinig at gumawa. Kung papakinggan natin ang salita ng Diyos at gagawa, hindi magkakaroon ng mga paghahatol, paninirampuri at pag-aaway, walang inggitan, paninubugho at magkakaroon ng kapatawaran sa isa't isa. Tama po? Kung pinakinggan natin at ginawa ay magkakaroon ng kapatawaran sa isa't isa. Binigyan tayo ni Jesus ng bagong utos. Sa Ebanghelyo ng ayon kay Juan 13:34, isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minamahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Kung napakinggan at sinunod natin ang salitang ito ay talagang magkakaroon ng pag-ibig sa atin. Siyempre, meron tayo nitong pag-ibig. Kaya naman, naipangaral natin ang salita ng Diyos at ang Ebanghelyo ay naipangaral sa pamagitan natin. Napakaraming tao ang katulad nito. Yung tungkol kay Moises, ganito yung isinulat ng Diyos patungkol kay Moises sa Deuteronomy. Ganito yung huling evaluation ng Diyos kay Moises. Hindi po ba kayo nagtataka kung ano yun? Paano naman kaya tayo i-evaluate ng Diyos? Dapat natin pag-isipan ang tungkol sa bagay na ito. Ganito yung final evaluation ng Diyos kay Moises. Deuteronomy chapter 34 verse 12. Ang pangunahing verse, basahin natin ang sabay-sabay. At dahil sa makapangyarihang kamay at sa dakila at kakilakilabot na ginawa ni Moises sa paningin ng buong Israel. Ito yung evaluation ng Diyos kay Moises. Itinuro ni Moises ang salita ng Diyos ng maraming beses. Gayunpaman, ang huling evaluation kay Moises ay ginawa ni Moises. Ganito po ang nakasulat. Umaasa ako na makatanggap din ng ganitong evaluation mula sa Diyos. Sa tahanan ni Jehovah, paano ba tayo dapat kumilos? Dapat meron tayong gawin. Sa Filipos chapter 4 verse 9, ang mga bagay na itong inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Ano yung dapat nating gawin? Ang mga bagay na ito ang gawin ninyo. Kung tagatupad na gumagawa, siya ay pagpapalain sa kanyang gawain. Ito yung sinabi ng Biblia. Ngunit ang tumitingin sa sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nananatili na hindi tagapakinig na malilimutin, kundi tagatupad na gumagawa, siya ay pagpapalain sa kanyang gawain. Ito yung sinabi ng Biblia. Ang tagapakinig at tagatupad ng salita. Ano ba dapat? Ano ba ang dapat nating gawin sa katapusan ng sa loob ng bahay ni Jehovah? Sa 1 Timoteo chapter 3, sinabi, ang mga bagay na ito ay aking isinulat sa inyo. Ngunit kung ako'y maantala, ay maaari mong malaman kung ano ang dapat ugaliin ng bawat tao sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay, ang haligi at suhay ng katotohanan. Ito yung sinasabi sa chapter 4, 5 at 6. Ang punto ay huwag matisod sa pananampalataya hanggang sa huli. Upang hindi matisod, huwag lumaban, huwag makipagtalo. Subalit ang kabanalan na may kasiyahan ay may malaking pakinabang. Ang pinakamahalagang bagay na dapat nating gawin sa loob ng bahay ng Panginoon ay ang sundin ng Panginoon hanggang sa huli at katagpuin ng Panginoon sa huli. Hindi dapat tayo sumuko sa kalagitnaan. Tatapusin ko na po pagkatapos nating basahin yung huling talata, Hebreo chapter 3. Hebreo chapter 3 verse 14. Hebreo chapter 3 verse 14. Basahin natin ang sabay-sabay. Verse 14. Sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo kung ating hinahawakang matatag ang pasimula ng ating pagtitiwala hanggang sa katapusan.
Sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo, ibig sabihin na kay Kristo ay tatanggapin natin ang mga pagpapala na ibibigay ng Panginoon. Kailan? Kung paghahawakan natin ang bagay na tinanggap natin noong una hanggang sa huli. Kaya hindi dapat tayo mawala sa bahay ng Diyos, sa church. O pangmatiyak na hindi tayo mawala, ang Diyos, si Jesus, ay itinuro sa atin ang talinhaga ng puno ng ubas. Itinuro rin sa atin ang tungkol sa tabernakulo sa Lucas chapter 10. Itinuro sa atin sa mga unang hari ang tungkol sa paghatol upang matukoy ang tunay na ina ng bata. Kung paanong natutunan natin ang mga bagay na ito ay dapat tayong manatili sa church. Sa katawan ni Kristo hanggang sa huli, sa gayon ay maipakita natin ang kalwalhatian ng Panginoon. Kung gaano kahalaga ang church sa ating buhay, gaano kamangha-mangha si Kristo, ay gayon tayo dapat mamuhay sa bawat araw ng ating buhay. Dapat po nating isagawa ito. Ngayon, manalangin na po tayo. O Diyos, nagpapasalamat po kami mula sa kaibuturan ng aming mga puso sa iyong mahalagang biyaya at pag-ibig. Sa iyong pag-ibig at sakripisyo, iniligtas mo po kami sa pamagitan ni Jesus sa kanyang kamatayan at ngayon ay inilagay mo kami sa iyong katawan, ang iglesia, kung saan ikaw ang ulo. Sa iyo lamang kami lubos na umaasa at humihingi ng tulong na makapamuhay kami sa pagsunod sa kalooban ng ulo at tulungan at gabayan mo po kami na makapamuhay ng may kapakumbabaan na maisuko namin ang aming kalooban sa kalooban ng ulo. Naway samahan mo po kami at tulungan kami sa iyong mahalagang biyaya sa aming autumn retreat. Sa aming natitirang buhay, sa iyo lamang pong banal na mga kamay namin ipinagkakatiwala at hinihingi ang lahat ng ito. Nang may pagpapasalamat, dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus na sa amin ay nagmamahal at nag-iingat sa kanyang katawan ng iglesia. Amen.